China Daily reports that a mysterious strain of viral pneumonia has affected 59 people in Wuhan, China since mid-December 2019. May 400 Chinese nationals na ang nakabalik sa Wuhan, China mula Kalibo International Airport. Nakapasok na sa Pilipinas ang 2019 novel coronavirus. Today, the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive. Lockdown the entire Philippines for that. It ain't that way. Coronavirus has reached the UK. A demand that had caused some unease. Nag-anunsyo ang Pangulo ng travel ban sa mga Chinese nationals galing sa Hubei province kung saan nagmula ang novel coronavirus. Sa Pilipinas po naitala ang kauna-unahang namatay na sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease sa labas ng China. Everything is well in the country. There's nothing really to be extra scared of that coronavirus thing. The airlines are not sharing contact details of the passengers. They're invoking confidentiality. We now have a name for the disease, and it is COVID-19. There's been a sharp rise in the number of coronavirus cases on the cruise ship docked off Japan. The hospitals in and around Paris are reaching breaking point. Virus high him short. Nagsara po ang mga school kagaya ko ng baby ko, hindi po siya pumapasok. Umabot na sa 20 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 2019 sa Pilipinas. We are discouraging long meetings and large congregation. Naniwala po lang kayo. In the coming weeks, we will all have to make changes and sacrifices, but these short-term sacrifices will produce long-term gain. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Kanina, dalawang pila. Ito na pinakahuling ticket na re-release namin. Wala na po, 520. Ano kung sakit? Sabi ko gawa nyo ng paraan. Sorry, but we cannot sell any more tickets. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. clinical problems nila, kailangan natin ma-identify. I love you. Lumaban ka, ma. Malaban ka, please. Lumaban ka, ma. Ito na nga ang ating new normal. Isang bagong realidad na kailangan nating harapin. Baka hindi pa tayo handa. May mga natatakot, may mga nangangamba, pero kailangan nating magpatuloy. Itong nakaraang mga buwan, parang hindi totoo. Parang isang masamang panaginip na sabay-sabay nating nararanasan. Kaya para maintindihan kung paano tayo umabot sa puntong ito, kailangan nating balikan yung kwento. Dito tayo sa Araneta Center Bus Terminal and it's a few hours before ipatupad yung lockdown.
Marami sa mga kababayan natin ang nagkumahog na makalabas ng Metro Manila dahil simula bukas, hindi na sila papayagan lumabas bilang bahagi ng community quarantine na gustong ipatupad ng pamahalaan. So nakikita natin actually is sa lagay na yan, konti na yung mga bus na nandito. In the past few hours, napakaraming dumagsa sa ganitong mga lugar, sa mga bus terminal, sa airport, kahit sa mga pier, para makalabas ng Metro Manila. Ang kabalintunaan dun sa ipinatupad na community quarantine, napilitan yung mga tao na magtagsaan sa mga lugar tulad na ganito. At yung ganito ka-crowded na lugar ay malaking kalaban pagdating sa sakit, lalo na sa isang virus. One can only hope na hindi ito magang dahilan para lalo pang dumami yung mga posibleng ma-infect nitong COVID-19. Dahil just imagine, itong mga nasa bus terminals ngayon, pag nagsipunta sila sa mga probinsya, kung sila ay may sakit, lalo pang lalala yung sitwasyon. Sige na, konting kooperasyon lang po ito para maluwag yung daanan ng mga pasahero. Sige na po, sige na po. Taga saan po kayo? Iriga po, Amarinisu. Bakit po kayo aalis ngayon? Para po makaiwas sa sakit. Bakit po mas gusto niyong umuwi kaysa dito na lang manatili sa Maynila? Tingin ko po mas ligtas po doon. Mas ligtas sa probinsya. So, tingnan niyo naman itong bus na ito, napaka parang overloaded. Talagang dikit-dikit yung mga tao. Assuming merong may sakit, ito yung mga nightmare situation na gusto nating iwasan. Pero ano pong magagawa nila kung talagang kailangan na nilang umalis ng Metro Manila? Yung mga nasa likod po nito, nakakulay maroon. Pasensya na po, ito na pinakahuling ticket na i-release namin. Pwede na tayo maghanap sa iba kasi hanggang dito na lang yung ano namin. Ang problema ngayon, actually, marami kasi ang bumabiyahe na last minute gumawa ng plano dahil in-announce naman yung community quarantine very recently. Kaya yung mga nakikita natin dito, ito yung mga kababayan natin na bigla ang gumawa ng plano para umalis ng Metro Manila. At dahil doon, nagkakaubusan talaga ng ticket. Medyo mahaba yung mga pila, tapos hindi mo naman alam kung makakakuha ka talaga ng assured seats dun sa bus na gusto mong sakyan. At minsan nakakainita na ng ulo. Kanina, dalawang pila. Oh. Sir, hindi po. Oh, nagagalit kayo, sir, sa akin. Kanina pagagalit? Kanina umaga pa ako dito. Saan kayo? Valenzuela. Last 4 pa ako kanina dito. Hindi pa tayo, tayo. Hindi nagagalit yan. Kasi ba, sabihin sa posti. Kanina, tinitingnan ko sila dyan kanina. Pumila ko dito sa kaliwa. Dito ang pila kasi dito, may pan. Tapos umila uli ako dito. O, tapos yan doon nakaupo, kasigaw-sigaw pa. Ito ngayon yung sitwasyon dito sa NAIA Terminal 3. Marami sa mga flights palabas at papasok ng Metro Manila ay kanselado na. Kaya kung nakikita nyo, yung mga stock dito ay nagsusubok na maghanap ng ibang mga flights palabas. Pero mahirap yan dahil sa ilang oras na lamang ipapatupad na yung lockdown. Saan po kayo galing? Ano po sir, ako magpipitong buwan na po ako dito na ano nagpapatingin sa anak ko sa heart center. Ngayon, nakatanggap ako ng cancellation sir. Kanina lang, papunta po kami dito. Oh. Tapos pumunta po ako sa kanila. Sabi nila wala na daw flight. Hindi ko sana man lang magawang paraan kasi hirap ako dito eh. Gusto ko sana makauwi. Bakit po kayo hirap dito? Wala po akong trabaho. Ano kung sakit? Sabi ko gawa niyo ng paraan. Kaya gusto ko sa lahat na po ako para makauwi ng Cebu. Nakakadurog ng puso yung marinig mo yung kwento ng mga kababayan natin.
na na-stuck dito dahil sa mga nangyayari. Marami sa kanila inaakala na makakahabol pa sila today, pero for some reason, nag-cancel yung mga flights earlier than expected. It's really difficult for a lot of people. And really, I don't know. Maraming lumalapit sa atin, humihingi ng tulong. All we can do is really listen and hope that magkaroon ng some kind of contingency para masalo itong mga kababayan natin ito sa panahon ng kanilang pangangailangan. Ilang araw nang iniulat ng China sa World Health Organization ang pagkakasakit ng 44 na tao sa Wuhan, China. Pero hanggang ngayon, hindi pa alam kung ano ang sakit nila at kung saan nila nakuha ito. Pwede niyo po ba kaming i-walk through doon sa nangyari mula noong unang napabalita na may dumadaming cases ng pneumonia sa China at hindi pa na-identify yon as a new virus? It started in late December when China, particularly in Wuhan, where they reported clusters of severe pneumonia. And most of those who developed the pneumonia were traced to have visited a market in Wuhan where animals were also sold, even exotic animals. So they tried to look for possible cause of this. They did test for SARS, they did test for MERS, influenza, and even Ebola, but they found nothing. Until such time that a scientist from Fudan University in China was able to crack the genomic analysis that it's something of a relationship with the SARS, but it's not SARS-CoV. Mm-hmm. So that's why they call it SARS-CoV-2. It's very rare for these viruses coming from the animals to jump to a human species. Why? Because we have immune defense that can protect us from this. So sa madaling sabi, may mga sakit yung mga hayop na dapat sa kanila lang kumakalat, pero dahil sa ating close contact with them, pwedeng mag-mutate yung virus tapos atakihin yung mga tao. I think the most important part there, why the jump from the animal to the human species, because of the repeated exposure of humans to these animals to the point that the virus was able to adapt in time. So probably 3 months, 6 months, or 1 year. That those are the unknowns of this particular adaptation from the animal to the human. Enero 7, kinumpirma ng Chinese health authorities na isang bagong tuklas na virus ang kumakalat sa Wuhan. Tinawag na Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ang sakit na dinudulot nito. Nagsimula na yung mas mahigpit na pagpapatupad ng checkpoint. So talagang lahat ng mga sasakyan dito pinapatigil at isa-isang chine-check yung temperature ng mga sakay. It's actually almost 2 a.m. pero ang haba ng pila ng mga sasakyan. Ano po ang mangyayari pag na-check nyo yung temperature tapos merong lagnat? Kailangan daw pong i-refer sa ano, sa hospital kung taga saan po sila. Meron na po ba kayong nakuha? Wala pa naman. Wala po, sawa ng Diyos. Magandang umaga. Kamusta kayo? Matagal na kayong naghihintay? Mahaba yung pila? Isang oras na kayong naghihintay? Para din po sa kapakanan namin, kaya lang po medyo huwing abalan na rin. Kasi dapat po, imbis na nakuwi kami ng umaga, na-stop naman po kami sa trabe. Handa nang makipagsapalaran ngayong araw si Harold, isang project coordinator sa isang kumpanya sa Pasig City. Para po sa amin, mga commuters, napaka-imposible po ng social distancing. Napakadaming tao, crowded yung tao. Sa pila pa lang po, hindi na po na-achieve yung ganun.
Kung hindi kami papasok, wala din kaming kikitain, di ba? Ironic thing about all of this is tayo dito sa sitwasyon na umaambon ng konti tapos sa tabi-tabi yung mga tao dito. Mas malaki pa yung tsansa na magkasakit yung mga tao kung hindi man mahawa doon sa kinatatakutan na virus. Makakuha sila ng ibang mga sintomas na syempre worrying din dahil kung magkakaroon ka ng upo o ng sipon, mapipilitan ka na manatili muna sa bahay, eh marami sa mga dito ay arawan ng sahod. Malaking problema sa pamilya nila yun. Galit yung mga nauna dito sa pila. Magulo eh. It's kahit ako naman, maasar din ako kung tagal ko naghihintay tapos may mga papaunahin. Na-imagine mo ba na gagawin mo to araw-araw? Hindi po talaga kakayanin kung araw-araw mo gagawin yung ganyan po kahabang pila. Walang mangyayari po. Kaya kung darating ka man sa trabaho mo, ganun pa din. Wala ka nang magagawang trabaho kasi yung oras pa lang, sobrang laki ng kinakain sa araw mo. Oh, mga ilang sakay pa yan? Dalawa po. Dalawa, okay. Ingat ka. Yes po. Okay. Ganun lang muna. Sa Baseco Tondo, nakatira ang ilan sa pinakamahirap nating mga kababayan. Kung magkakaroon ng lockdown sa Metro Manila, lalo pang kailangan maghigpit ng sinturon, silang naghihikahos na. At syempre, sa ganitong komunidad na dikit-dikit ang mga bahay, malaking panganib din ang pagkalat ng sakit. Natatakot po.
Pero siyempre, maliliit pa yung mga anak namin. Mm-hmm. Eh, wala po yung trabaho asawa ko. Siyempre, ayaw po namin maranasan na ganyan ng sakit. Mm-hmm. Dahil wala po kami pansuporta dyan. Nandito na po kami sa loob ng bahay. Kamusta ba yung tubig dito sa inyo? Hindi ba mahirapan ang pagkuha ng tubig dito? Mahirapan din po. Mm-hmm. Minsan, nagkaubusan ng tubig rito. Nabalitaan niyo po ba yung kahalagahan ng paghihugas ng kamay? Opo. Kaso lang po, wala na po talaga kami mabili na alcohol. Meron man po mabibili na alcohol po, pero sobrang mahal. Hindi po namin kaya bilhin. May sinasabi ba sa inyo na kailangan nung tinatawag nilang social distancing daw, na kailangan hindi ka masyadong dumidikit sa mga tao, may layo na isang metro? Meron naman po, sabi po ng barangay. Magagawa niyo ba yun dito? Hindi po, palagay po hindi po eh. Kasi mga kapitbahay po namin, sama-sama mo po kami. Ngayon po, nagpatupad sila ng isang buwan na tinatawag nilang community quarantine. Opo. Kayo ba kakayanin niyo yung isang buwan na walang trabaho? Hindi po namin kakayanin po. Paano na yung mga anak ko po, wala makain. Hmm. Anong gagawin namin po? Ay, wala kami magagawa. Inom na lang ng tubig kung wala talaga. Hmm. Mahirap lang kami. Hmm. Buhay namin ganito lang. Lamang po. Hmm. Mga anak ko maliliit pa. Hindi naman po pwede na pabayaan po namin mga anak namin. Ko po alam kung anong gagawin po namin. Habang mayroon pa kaming bigas, yun, mayroon pa. Makakain pa kami. Paano kung naubos ang bigas? Wala. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The patient sought consult and was admitted in one of the country's government hospitals last January 25 after experiencing mild cough. Pursuant to my powers as President under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine. Alright. Sige, magkukwento lang ako ng konti. Kasalukuyan tayong nasa gitna ng enhanced community quarantine, at sa loob ng nakaraang mga araw, ang bilis ng escalation ng mga pangyayari. Sa bahagi ng team, ang naging desisyon sa ngayon ay to stop production. Ibig sabihin, tigil muna sa pagbuo ng anumang storya, mainly for safety reasons. Yes, it just goes to show the scale of this problem that we're facing. Yuna. Dito tayo sa may monumento, at itong lugar na ito ay kadalasang puno ng mga tao, lalo na kapag ganitong oras. Actually, hindi naman nawawala ng tao dito. Pero ito yung isa sa mga epekto ng lockdown. Another busy area dito sa Quezon City. It's completely quiet. Andito tayo ngayon sa Baysa Crematorium sa Quezon City, kung saan marami sa mga kababayan nating pumanaw ang dinadala. Sinasabing nasa 4-5 ang kanilang pinaproses sa isang araw.
May mga namamatay ba na hindi natetest? Meron din po, sir. Meron po tayo ngayon. Hindi po natin masasabi. May mga relatives din po dyan na nagsasabi na suspected nila pero hindi na sila nakapag-avail ng testing po. May takot, sir, syempre, kasi hindi natin masasabi, hindi natin nakikita yung kalaban natin dito. Pero ito na po yung trabaho namin na kailangan po natin panindigan para makatulong din po. Ano po uli yung sakit ng inyong tatay? TB tsaka pneumonia. Eh siguro pag pneumonia, ayun na yun. Lahat naman yata ganun. Sinabi ba nila na posibleng COVID patient yung, si tatay? Mga ganun, dispetsa. Sa akin naman wala naman magagawa kung talagang ganun. Sa akin na lang, ako yung pinakabahan, baka mamaya nakakahawa. Yun lang ang kinakatakot ko. Magkasama po ba kayo sa bahay? Hmm. Ito na po yung mga labi ng inyong ama. Ayan at siya. Bakit po naka... Wala na raw silang earn . Nabusan na. Mm-hmm. Ano po plano niyang gawin dito? Maghahanap na lang muna ng kahit anong malalagyan niya. Doon sa Dangwa, baka mayroon ng pasura medyo maganda ganda. Doon muna siya. Nung una po kami tumanggap ng mga COVID positive patient, ramdam ko po at alam ko sa sarili ko na hindi lang po ako yung natatakot, kundi yung mga kasama ko din po. Alam ko po na nag-aalala sila araw-araw, napapasok po kami at ganun po yung kakaharapin naming sitwasyon. Naharap po kami sa mga pasyente naming COVID positive. Hindi po namin sigurado kung magiging okay pa po ba kami bukas. Baka kami na po mismo yung makahawa din po sa aming mga kasamahan o dun po sa mga pamilya po namin sa bahay. So, ito na po, almost done na po kami sa pagsusuot ng PPE para po sure. So, kung mapapansin niyo po, napakainit po ng panahon. Napakainit po talaga nitong suit na to. Ang hirap huminga. Ang hirap kumilos, pero ito lang din po kasi yung way para maprotektahan namin yung sarili namin. Wait lang po, ma'am. Say ah. Ah, kailangan ko po yung ah. Specimen out of 59
32 na po yung nakuhanan namin. Magtatanggal po muna ako kasi sobrang init. Nahirapan na po akong huminga. And then, ang init. Sobrang init po. Sobrang init. Hindi mo rin kasi ito nababasa sa books pa lang. I mean, it's a whole new disease that we come across. Who would have thought na may pandemic during my fellowship trainings? Ito po si Sir Marlon. Tapos siya yung safety officer ko ngayon. So hindi po ako pwede mag-don kung wala akong safety officer. It's a step-by-step process talagang kino-call out in front of you. So, dalawa kayon doon in front of the mirror para at least alam niyang kumpleto yon, walang break na magaganap. And for your safety and also for the patients also. Sa simula talaga, it was very overwhelming na nakakapagod din. That's why we took it one day at a time. Yung mga pasyente sa atin naman talaga humuhugot ng lakas ng loob. Cannot really avoid that. May mga patients na very unstable, very critical. Meron talaga nung mga times na ikaw talaga or kami talaga yung nag-i-intubate sa patients. It's difficult, for example, pag humihingalo na yung pasyente. Have you ever had to inform a family member over the telephone na nag-expire na yung kanilang mahal sa buhay? Ang hirap sabihin na namatay yung pasyente despite the resuscitations, especially long-staying pasyente. Nakaka-form na kami ng bond with the patients and the families because everyday nakakausap namin yun. Usually, you would just hear their cries over the other end and you can't really think anything about it, but at least give them some comfort. Sa bawat pasyente po namin na pumapanaw, sobrang sakit po para sa amin kasi may mga pagkakataon po talaga na nagiging attached din po kami doon sa mga pasyente namin. May times po na sa amin po text ng text yung relative at kinukumusta po yung pasyente nila pero hindi po namin masabi that moment na sorry po, wala na po yung father nyo, sorry po, wala na po yung mother nyo kasi hindi nga po namin call na magsabi ng gano'n. May mga times po talaga na nagbe-breakdown din po kami kasi hindi na rin po namin kinakaya yung burden kasi emotionally nga po, mentally. Kung iisipin mo nga sir, talagang ikaw yung ituturing nilang family during this time. Dahil wala silang ibang connection kundi lang po ikaw. Wala silang ibang pagsasabihan ng nararamdaman nila kung may sakit man silang nararamdaman, kung may gusto silang ikwento kundi ikaw. Kapag nakaka-recover sila, masayang-masaya po kami. Kino-congratulate po namin sila and then talagang tuwan-tuwa po kami na binabalita po sa kanila na uuwi na sila dahil sa wakas makikita na rin po nila yung family nila. At the same time, sobrang sarap po din sa pakiramdam na sasabihan po kami ng pasyente na salamat po sa inyo, salamat po sa tulong. Magmula po nung ito nga po, naging COVID center na po kami, nagdesisyon na nga po ako na ihiwalay na po yung mga anak ko sa akin. Nagawa mo?
Mm-hmm. Lalabas mo na kumain? Sobrang nahirapan po ako kasi sanay po ako na gabi-gabi katabi ko po yung anak ko, lalo na po yung bunso. Hindi po kasi siya makatulog na hindi ako kayakap. Yun po yung struggle ko for a month until now actually. Gabi-gabi po yung iyakan ko yun na miss ko na po talaga sila. Na sana, I'm hoping and wishing na matapos na po to kasi ang hirap po talaga ng uuwi ka, pagod ka, kakain ka mag-isa. Papasok ka, gigising ka, wala ka man lang makausap ng ikaw lang dito sa bahay. Sir, say hi! Bye-bye na! Alis na ako! So it's already 10 a.m. of duty. Pahinga one day, then duty ulit bukas. Luxury na po yung isang araw sa amin. Masaya na kami sa isang araw na pahinga. Talagang detached po talaga sa hospital. Pahinga sa bahay, kinakausap yung pamilya sa probinsya. Pray for us. Hi! So it's 6:30 a.m. So papunta na po ako sa labas. Then, hintay na lang po ng service papuntang RATM. I don't know. Actually, I am the first doctor in the family. High school ata. Para na-realize ko, there's got to be something more. Thank you po. Salamat po. Ingat po kayo. So, doon ko na-realize, maybe calling siya. So, vocation talaga siya. Actually ngayon, nakaschedule po akong dumalaw sa mga anak ko. Dadaling ko po yung mga ilang-ilang pagkain na pinabibili po nila. And then, makapag-kumustahan man lang kahit papano. Kuya! Mama! Kamusta po kayo? Okay naman. Hello. Kaya ma, okay lang kayo? Yung balita lang. Wala naman po. Wala lang kong ginagawa dito. Kamusta pa kayo lang? Wala lang po. Wala naman po. Tinagubo. Hindi yun naman po. Okay ma. Bye na. See you. See you. Ano yung price niyo? I love you. I love you. Mag-ingat ka. Mag-ingat lagi. Stay safe ka. Miss you. Hindi kita pwedeng yakapin. Sorry. Miss you. Lablab! Big girl ka na! Bininang kita ng mga gusto mong food. Kumusta ka na? Okay naman? Bale, matatapos din to, nak. Magsasama din tayo ulit, ha? Ingat ka. Ingat ka, huwag matigas ulo, ha? Laging susundin si tita, ha? Ha? Lagi mag-pray, ha? Sana po. Wala po mangyari kay mama na masama. Oo naman, lagi tayong strong. Palalagpasan din natin to, nak. Pag-pray mo lang, ha? Pag-pray mo lang na lagi tayong healthy, ha? Taas na yung kamay mo. Big, big hug. Love, love. Love you. Love you. Love you. Love you. Hug, hug, hug. Miss mo na ako, nak? Gawan mo pa ako madaming ganyan, ha? Gusto ko yung heart shape. Bye-bye. Love you. Thank you.
ginawa niya po ito. So, sobrang wala, naiinip na siguro siya, wala siyang magawa. Tinuruan siya nung tito niyang gumawa ng kung ano-anong origami. So ngayon, nagulat ako na sinulatan niya ako. Pero yung bunso ko kasi napaka-sweet talaga niya. So, sabi niya sa akin, "Dear Mama, hi Mama, miss na kita. Ito gift ko sa'yo. Sana nagustuhan mo, gawa namin ni Tito to. Sorry, hindi kita nakakausap ng maayos. Sana walang nangyari sa'yo ha, na masama. Sana inaalagaan mo sarili mo. Love you. Sana isang araw, kaya kita ulit mayakap at makatabi sa bed. Love you. Be safe. From EOP." Nalulungkot ako. Nararamdaman ko na naman yung pagiging mag-isa. Pero wala akong magawa. Ma, I love you, Mama. Ma, I love you. Lumaban ka, Ma. Malaban ka, please. Lumaban ka. Eh, yun po yung first time na nakita namin yung nanay namin. Tapos, ganun yung itsura niya. Ganun yung nangyayari sa kanya. Masakit po talaga. Sobrang sakit po talaga makita. Agaw buhay sa New York, si Nora Onya, 70 years old, isang dating caregiver. Gagaling ka na, Mama! Gagaling ka na! Wala mang malay, pinilit siyang kausapin ng kanyang mga kaanak sa pamamagitan ng video call. Yung night before siya itakbo sa hospital, parang 17 times po siya pumunta ng CR. Oh my gosh. So nangihina na po talaga siya. Mm-hmm. Tapos yung pinakalas na punta niya po ng CR, ano na po siya, doon na siya parang hindi makahinga. Mm-hmm. Hirap na po siya muna. So that's when, I think it was around 2 a.m., that's when my dad decided na ano po, na pumunta na po siya sa emergency room. Nung dumating daw po sa loob, nung kausap pa namin siya ng ate ko, yung nurse, sabi po ng nurse sa amin na yun niya po, ipiprep na raw po siya for intubation. Intubate na raw po siya. Nalagyan na raw siya ng ventilator. Agad. So kami, yes, kasi para pong hirap na talagang huminga. Oo. Si Mama. Parang nakikiusap yung Mama ko na sabihin mo dun sa asawa ko, pumasok dito. Kasi ano po siya, takot po talaga yung Mama ko. Takot na takot siya. Ayun na po. Yun na po yung huli naming beses na nakausap si Mama. Ano ba ang situation niyo, Ramon? Bale, yung parents mo ay nag-migrate na sa US, tama ba? Opo. Yung parents ko po, migrate. Kayong mga anak, ano ang, hindi kayo pare-pareho ng location, no? Opo. Ako, nandito po ako sa Pilipinas. Yung elder sister ko po, dalawa lang naman po kasi kami. Yung elder po, nasa Kuwait siya, and ano din po siya, ICU nurse din sa Kuwait. Panapanahon, bumibisita sila dyan sa Pilipinas, yung parents mo, and then that's when you get together. Kumpleto ba kayo nung huli silang nagpunta dyan sa Pilipinas, pati yung kapatid mo? Kumpleto po kami. Actually, we never get complete. Pero this year, 70th birthday kasi ni Mama. So, we managed to pull it off. Lahat po kami nandito para makasama po yung Mama po namin. That must have been pretty special, yung inyong get-together nung panahon na yun. Yeah, it was actually a surprise. Happy birthday! She wasn't expecting it's gonna be so big. So yeah, nag-prepare po kami ng sobrang special na birthday party para kay Mama. 1 month na siya ngayon sa ICU. Hirap na hirap po talaga siyang lumaban, Sir Atom. Hindi na ang sakit na makikita namin na yung inalay ko ganun, na hindi namin siya
mabigyan ng hope. Mm-mm. Hindi namin siya mabigay, hindi namin mabigay sa kanya yung encouragement na you have to keep on fighting. 70 ka pa lang, Ma, you still have a long way to go. Wala, hindi namin magawa sa kanya, mag-isa lang siya doon. Ang hinihingi po talaga namin is yung paggaling talaga ng mama ko. Sana magtuloy-tuloy yung no bad news. I love you. The Lord will heal you. Tandaan nyo yan. Alam ko naririnig nyo ako, Ma. Sobrang mahal na mahal kita. Halos 2 dekada nang nagtatrabaho bilang medical worker sa New Jersey ang mag-asawang Alfredo at Susana Pabataw. Nitong Marso, pareho silang tinamaan ng COVID-19. My dad has underlying conditions. We went to the hospital that Thursday afternoon and they admitted him right away for observation. Then Monday comes, we spoke to him in the morning. He was completely okay, Atom. Like, he was joking around pa nga eh. And then that afternoon, he went in cardiac arrest. That, like, was so quick. Yeah. And he, that day, 2 beses siya nag-cardiac arrest. Di nagtagal, nagpakita na rin ang sintoma si Susana. Isinugod din siya sa parehong ospital na pinagdalhan sa kanyang asawa. Matapos ang 3 araw, namatay si Alfredo. My sister texts us and she said, Daddy left us at 8:30 this morning. And I didn't cry until maybe about 20 minutes after. Doon na ako talaga umiyak ng todo. Like, and it hurts me so much. So I had to tell her. It was so hard for me to tell her. I know my mom. My mom has that love for my dad so much that I know it's gonna get her so sad. Tulala na lang yung mami ko when my dad went to the hospital. And I started worrying because I can't go there. I can't comfort her. Alam mo yun, I can't. Hindi ko siya madadamayan. Ilang oras lang mula nang mamatay ang asawa, naging critical naman ang kondisyon ni Susana. The day before she went to the hospital, baka ayaw mo pumunta ng hospital na. I don't wanna be alone and I don't wanna die alone. Sabi niya sa akin. I got a call from the hospital. And they said that my mom passed away. Marami siguro mga Pinoy dyan, ano rin, ano, nagtatrabaho rin sa mga ospital, yung mga nurses natin. Oo. Yung majority ng nurses dito sa America or even in New Jersey and New York, they're mostly Filipinos. There's not a hospital na kahit saan, kahit na sa middle of nowhere, there's still at least one Filipino there. Ang mga Pinoy healthcare workers, matatagpuan sa buong mundo. Mahalagang bahagi sila ng serbisyong medikal sa maraming bansa. 28 years ng nurse sa Bergamo, Italy, si Divina Guerrero, isang Pinay na tubong La Union. Dito na rin siya nagkaroon ng pamilya. Ano ako eh, OR nurse ako, OR kami, no? We receive a call from the government na kailangan daw, as soon as possible, yung talagang urgent, kailangan daw na i-convert namin yung operating room to ICU COVID. Dahil wala daw ibang paraan na magagawa dahil kailangan daw ang mga ventilators sa mga pasyente. Mga ilang oras lang, ang dami nang nagdatingan, hindi na napigilan, sir. Wala pa kaming ready bed for patients talaga. Oo. Andiyan na sila.
So puno na rin yung emergency room. Hindi na kami magkaintindihan kung ano yung uunahin naming tatanggapin dahil kahit doon sa baba, punong-puno na rin sila. Wow. Yung mabakanteng ventilators, may papasok, may naghihintay na ano. Kaya lang minsan, sir, yung mga yon, hindi na talaga umaabot. Oo. Namamatay na lang silang pusa. Nakapila sila, namamatay sila sa pila. Yes po. Grabe. Meron din po yung mga sa bahay, namamatay na lang doon, naaabutan na lang namamatay doon dahil kahit tumawag sila ng ambulance, yung mga ambulance, kulang din sila. Unang-unang umibabaw talaga sa isip ko ay yung takot. Mm-hmm. Takot na pwedeng mangyari sa akin, na pwede din akong mamatay. Mm-hmm. Takot na pwedeng mangyari din sa pamilya ko. Dahil kung makuha ko yon, dahil nagtatrabaho nga ako sa mga ganitong pasyente, syempre, pati pamilya ko maapektuhan. Nandito tayo uli sa Baysa Crematorium sa Quezon City. And very lucky kasi nagkaroon tayo ng chance na mag-document ulit itong mga nangyayari sa nakaraang mga linggo. In a limited capacity, nandito na yung aking team. Meron na tayong kasamang cameraman tsaka mga producers. Kuya, kayo po team leader. San Andres po, no? Noong una akong bumisita dito, mag-isa, nasa 4-5 bangkay lang ang kinekremate nila bawat araw. Ngayon, umabot na raw ito ng 8. Ano mang ospital po ang pinupuntahan ninyo? Medyo marami na rin po. Lung Center, QCGH, at saka It's Avenue. At saka sa ano po, dito po sa may Nubaliches District Hospital. Kumpara sa mga nakaraang mga buwan, ganyan ba kayo ka-busy? Nagsimula lang po itong crisis po ng COVID-19 po. Yun lang naman po na kami naging busy po. Mahirap din po sir. Tulad ng mga madami sila. Tapos medyo may mga sakit pa, hindi natin alam. Kaya sabi ko, mahirap din po. Pero tinitis na lang po para sa pamilya. Para lang may padala po. Nandito tayo sa isa pang crematorium sa Pasay para lang makibalita kung ano ba yung kanilang sitwasyon ngayon. Kailangan tayo magsuot ng full PPE just to be safe. Labing 3 taon nang nag-ooperate ang krematorium na ito. Nasa 2 bangkay lang kada araw ang kinekremate dito dati. Ngayon, umaabot na rin ito sa 10. Nadadala pa raw ba sa ospital o yung ibang hindi na rin? Yung iba sir, DOA. Kaya pag DOA, dinipest pa raw po ba yan o hindi na? Hindi na ata sir. Pinapukuha na lang ng doktor kasi madalian daw ang living o cremate yan, sir. Pinapakuha na agad sir. Sa funeraria? Sir, oo. Sa funeraria. Marami po bang ganun, mga DOA? Marami, sir. Ito yung listahan nila ng mga namatay dahil sa pneumonia. Pneumonia lang po ito, no? At mula lamang ito ng April 4. Pero kung makikita nyo, napakaraming mga pangalan. Mga hindi pa ito confirmed COVID cases. Medyo nakakagulat na sa dami ng mga tinitingnan nating mga death certificate, either pneumonia,
PUI or COVID positive. So, it's really possible na hindi pa natin nakikita yung scope, yung lawak ng kasalukuyang krisis. Masakit po para sa akin na nangyari ito. Hindi ko po ito ginusto. At dahil po sa trabaho ko na nakuha ko yung sakit na ito, hindi ko po ito ginusto. Umiiyak po yung kalooban ko at lumalaban para po sa aking pamilya. Ngayong umaga po, nagsabi yung kasambahay ko na yung daanan ng mga tao hindi na nakakadaan dito sa harapan ng bahay natin. Tapos yun po, Kagawad sa Barangay Central, Quezon City, ang 48 taong gulang na si Marisa Tenyo. Nagpositibo siya sa coronavirus. Dahil sa takot, binarikadahan ang kanyang tahanan ng mga kapitbahay. Ito po yung plywood na pinalagay focus ng barangay. Sarado kami lang dito. Kasama niya sa loob ang tatlong anak. Dito po nag-i-stay si mama sa kwarto pong ito. Dito naman po kami nag-i-stay ng magkakapatid. Ito po ang second floor ng aming bahay. Kapag po bababa siya, sinasarado po namin ito, pumapasok po kami sa loob. And saka naman po siya lalabas dito po sa kwarto niya. Natakot na rin po ako kasi alam ko pong hindi lang po yung COVID yung kinakalaban namin. Andiyan na rin po yung discrimination, fake news. May mga leggings. Kailangan ko mag-prepare ng aking damit para po sa aking next swab at after swab, iku-quarantine po ako dun sa Hope Facility 1. Naka-prepare na po ako para sa aking second swab. Alis na po ako. Lord, gabayan mo ako. Pangalawang swab test na ito. Sana negative na po. La! Aalis na ako. Ikaw na bahala sa mga bata. Erika, iniwan ko yung mga pambili dyan ng mga pagkain nyo o ano. Pwede kayong magpa-deliver. Pupunta ako sa facility sa Hope 1. Doon ako isa swab. 14 days ako doon, nak. Ingat kayo dito, ha? Oo, salamat. Huwag kang umiyak. Oo, ipapanalangin niyo ako, ha? Mga anak, lumayo kayo mamaya at bababa na ako. Bye-bye! Bye-bye, ma! Bye-bye, ma. Ingat. Ingat. Ingat po. Ano po ang reaksyon ng mga kapitbahay ninyo sa inyong kalagayan? Nung una, hindi po nila matanggap. Marami po sa kanila yung nabigla. Pinagjijismisan po ako. Yung kasambahay ko, pag nagbukas ng pintuan dun sa amin, silipin nyo, nakabukas na naman yung pintahan ni nagkagawad. Hindi ba bawal yun? Mahawa tayo. Pero yun nga po, order po galing sa barangay daw. Pero sabi ko, I understand naman. Ano pong mangyayari ngayon? Dadalhin po ako dun sa Hope Facility, sir. My second swab test. Okay. And then after that, quarantine for 14 days daw po. Hindi po namin pwede gawin yung COVID.
na tayo sa isang hotel dito sa Quezon City na kinonvert into a quarantine facility. Ang problema, dahil wala raw coordination, ayaw tanggapin si kagawad. Hindi raw siya pwedeng iswab dito at hindi pa malinaw kung papayagan siya na mag-quarantine dito for 2 weeks habang nagpapagaling. So, ano pong mangyayari? Itatanong ko ulit sa secretary namin sa barangay kung anong gagawin ko. Daming pinagdadaanan po, parang umaakyat kami ng bundok na matatarik. Bago namin marating yung second swab test, kailangan mo nang dumaan ng mga obstacles. Itinuturo siya sa isang ospital, pero hindi din malinaw kung tatanggapin siya sa ospital na yon. Matapos ang ilang minutong pakiusapan sa Quezon City General Hospital and Medical Center, isinailalim rin sa testing si Marisa. Hindi kayo takot sa akin? Hindi natin mo. Nakamask din naman kayo. Tapos kuna ng sample sa ospital, ibinalik na rin siya sa quarantine facility. Kaya sana po makatulong yung naging kwento ko para po yung mga magkakaroon ng sintomas ay agapan po nilang magpatingin. Sana po matapos na itong pandemic na ito at umaasa ako na makakabalik na po tayo ng normal lahat. Birthday ko ngayon. Pansit na katinapay lang. Sa akin po, niluto ko po. Nakikita ko sila, nakagano lang sa mga kaali eh. Kasi isip ko sa birthday ko, yun na lang gagawin ko. Bibigyan ko lang sila ng pansit. Pansit lang. Ay, wala na. Wala na. Just na eh. Gagawin nga eh. Natapon nga yung iba. Tubong Pangasinan si Bob Martin. Nagtatrabaho siya bilang helper sa isang karinderya sa Makati bago ipatupad ang lockdown. Ngayon, wala siyang trabaho, walang tirahan, at stranded sa Metro Manila. Nasa Makati po ako, tapos po, pauwi na po sana ako ng Pangasinan nung araw na yon. Kaya lang po, sabi po sa akin ng mga pulis po na hindi na pwede daw magbiyahe. Kaya po, pinabalik po ako dito sa Manila. Hanggang sa mayroon ako nakilala na mga tao na pulubi, kaya dyan muna ako nakikituloy sa kanila. Sa gabi-gabi po, natutulog po ako dito, naranasan ko po matulog sa lapag po. Ito yung kotson nila, ito yung karton. So dito po kami. Si nanay, si tatay, tapos ako po. Parang po nawawala na po ako ng pag-asa, sa totoo lang. Nagtatrabaho naman ako maganda, pero bakit nagka-problema ako ng ganito? Sobrang bigat na ng pinagdadaanan ko. Lahat ng naipon ko sa pagtatrabaho ko, wala na lahat. Kahit apektado tayong lahat ng krisis na ito, lalo pang nagiging matingkad ang malaking agwat ng mga mayayaman at mga mahihirap. Kasi mahirap na hirap na ako. Kaya gusto ko nang makulungin tatong ay. Wala ba na akong dumating sa amin. Ano yung gagawin ko? Puro na lang luya, suob na lang ginagawa ko. Kasi kahit utom yung gamot, pambili ng asawa ko, hindi ko magawa. Pagdating sa botohan, halos lahat sinusugod nyo, pinupuntahan nyo. Ngayon, ang kailangan namin. Kahit kami, kung hindi rin sa amin, maliliit, hindi rin kayo aangat. Bali, dito po sa sports complex, andito po yung mga nahuli na nag-violate sa ECQ. Kung mapapansin niyo yung mga bintana, linigyan ng barbed wire para masigurong walang makakatakas. Hindi naman masama, marami namang espasyo para sa 246 detainees sa kasalukuyan.
Pero mainit, hindi mo maikakailan na hindi komportable dito. Meron silang pinasok na mga air cooling unit, merong dalawang malaking electric fan, pero nasa kasagsagan tayo ng summer eh. So ako ilang oras o ilang minuto pa lang ako nandito, pero ramdam ko na yung alinsangan tsaka yung init. So medyo kailangan magtiis ng konti. Sari-sari yung kanilang dahilan kung bakit sila nahuli. Pero dahil marami rin ang hindi makapagpiyansa, hindi mabayaran yung nasa 3,500 na kailangan para sila ay pansamantalang makalaya, kailangan sila mamalagi dito ng medyo matagal na panahon. Lumaban ka, Ma. Malaban ka, please. Lumaban ka, Ma. Andito ko. Andito ko. Hindi kita iiwan, Ma. A day before, nakausap po namin siya. And she was not sedated that time. So, ginagalaw niya yung ulo niya na naririnig yung boses namin. Yung mata niya, minumulat niya kapag nagbibigay kami ng mga message sa kanya. Paano mo nabalitaan? We do Zoom meeting calls. Tapos lahat kami nagro-rosary, magkakasabay po. And after po ng mga rosary po na yun, 15 minutes after, tumawag din sa kanya yung doktor. Wala na raw po si Mama. Anong pinaka maaalala mo sa mama mo? Anong pinaka mamimiss mo? Since magkakalayo po kasi kami, si Mama yung alarm clock ko palagi. Lagi niya akong tinatawagan every 5 minutes to check up on me. Yun yung nakakamiss sa kanya ngayon kasi ang telepono ko hindi na masyado nagre-ring. Para sabihin na, anak, nasa ka na? Anak, mag-ingat ka pag mamaneho. Anak, umuwi ka na maaga. Mag-ingat ka sa pag-drive. Tawagan mo naman kami ng papa mo. Kimimiss ka na namin. Tawagan mo ang ate mo. Kamustahin mo. Everyday, ganun po ang buhay ko kapag hindi ko kasama ang nanay ko. At ngayon, wala na po. Nanalo naman po siya ngayon. Tahimik na po siya. Pain-free, worry-free. I am Hazel. I'm a funeral event planner. Matapos ang enhanced community quarantine sa Metro Manila, isang funeral planner ang naghatid ng mga labi ng mga yumaong ipinagkatiwala muna sa kanya. I feel sad for this people kasi pag tinamaan ka ng COVID, ang last goodbye mo na sa family member mo ay yung time na dadalhin mo siya sa ospital. Ang pagtanggap, mabigat. Hindi natin mapipigilan ang sitwasyon. Parang wala pa akong maalalang event na nagbuklod-buklod sa ating lahat tulad ng pandemic na ito. The fact that almost everyone right now is experiencing this, staying at home, worrying about their loved ones, trying to make sense out of the events, you know, of the world.
and also suffering. Pero I guess if you're going to find the silver lining, kung ano yung positibong nakikita natin doon, yung kakaisa natin sa pagharap sa problemang ito. It's a feeling of comfort. It's a feeling of oneness, of unity that we really rarely experience.